Pakita lang natin kung ano itong itsura dati nung hindi pa na-demolish. Ito na po yung labasan sa may Mindanao Avenue. At nakikita nyo itong maliit na eskinita. Ito yung papasok dito na meron pa mga kabahayan dyan. Ngayon, dyan nagkaroon ng demolition. So, makikita nyo masikip lang yung daanan dito. Dito na ang labasan nito kapag nagawa na yung kalsada. From Mindoro, dito na magkoconnect yan sa Mindanao Avenue. Malawak na, oh. Ilang years yung mga bahay dito, sir? Ilang years na ako, 60 na ako. Eh, yung tatay ko na siguro nasa... 50 years na ganun? Hindi, tatay ko 90 eh. 90 na? Kasi ko lang nung parang bulok na yung mga kahoy, matagal na talaga. Poso. Oh, ito. Atin dito sa kabilang side. Dito sa Sampaloc, Manila, makikita nyo itong NLEX-SLEX Connector Project. At itong ipi-feature natin ngayon, itong mga bahay na na-demolish na after 30 years. Ito ay magkakaroon ng road widening. Bali, itong mga bahay na na-demolish ay malapit lang dito sa expressway. Kita mo dito, nakabukas na yung kalsada ngayon, no, dahil na-demolish ng mga ibang bahay. Alright, nandito tayo ngayon sa G2ASON dito sa may Sampaloc, Manila. Nakikita nyo ba itong relest ng PNR ngayon? Ito na yung mga bahay na demolish ang malapit. Oh. Dahil itong NLEX-SLEX connector, diretso na ito hanggang doon sa may Magsaysay. Tapos kukonek doon sa Santa Mesa, Manila. So simula dito, papunta tayo sa Mindoro. Corner Mindanao Avenue. I-update natin yung mga bahay na demolish doon dahil magkakaroon ng road widening. Yun naman mga bahay na demolish, malapit lang siya dito sa may kinagawang expressway dito sa NLEX-SLEX connector. Makikita mo naman yung pagbabago dito. Malawak na siya. Oh. Ngayon, ayun ko lang kung magkakaroon pa ng mga developments dito dahil lang yung NSCR project, dadaan pa dito yun eh. So malamang kung doon siya elevated. Okay, tara, punta natin yung Mindoro Avenue. Yan, kita mo na yung lawak na dito dahil sa ginawang expressway. Ito lang dito sa release ng PNR no? Kasi marami pang mga kabahayan pala dito. Ito kasi siya, pwede pang gawing kalsada. Marami pa mga kon dito, street dweller dito. Simula dito sa may G2ASON, papasok tayo dito sa Mindoro Street. Oh, ito na 'yon. Pupunta natin yung mga bahay na na-demolish dito. Magdurugtong na kasi ito eh. Doon kasi sa mga bahay na na-demolish doon, gagawin na siyang kalsada. So pansin mo dito, puro mga residential area dito. Ma-demolish ka ba? Ito na siya ngayon, no? Dito, kalsada ngayon, ito yung mga bahay dito na na-demolish. Tapos magdurog to na yung papunta dun sa unahan. O, malawak na. Pansin nyo dito sa gitna, puro mga kongos ito. Residential itong mga katabi nila. Ayan, malawak na. Baba, man, simento. Sa itaas, kon. Gawa sa tahoy, light materials. Puro ganun lang. Puro ilalim simento, ibabaw, mga kahoy na. Kasi itong mga katabi nyo ba, mga panto, residential talaga dyan. So itong gitna pala, ito yung squatter area dito. Yung talagang gagawin daw kalsada. So, pasin ko lang dito sa mga lugar, sir. Bakit yung mga pangalan nyo parang, yung mga street, pangalan? Pang probinsya, di ba? Pang probinsya, bakit yan? Ganun talaga dito. Oo. Anong barangay ito? 572. Yan. Yung nga ka ba yung pagpupunta ka dito sa Sampaloc, Manila? Nakapangalan sa mga probinsya, kaya madaling tandaan kasi ikaw nga nakapangalan. So ngayon, ilang years yung mga bahay dito, sir? Ilang years na ako, 60 na ako. Eh, yung tatay ko na siguro nasa... 50 years na ganun? Hindi, tatay ko 90 eh. 90 na? Dito na naman ang tatay ko. Nung ano pang mga panahon ng hapon, nandito na lang kayo lang. Pero dati, ma'am, nung wala pang bahay, anong itsura nito? Ano yan? Kangkungan. Kangkungan?
Tapos, talahiban. Dahil yung kangkong, nangunguha kami pa ng kangkong noon. Ito yung mga kahoy, ma'am. Pansin ko lang nung parang bulok na yung mga kahoy, matagal na talaga. Yung iba, inaanay na. Oh. Ay, kita mo yung kahoy ito, kabayan. Ibig sabihin, matagal nang nakatayo to. So itong pagkakaroon ng demolition dito ay para mas magamit ng kalsada. So pwede na makadami mga sasakyan dito? Pag nabuksan na. Oh. So ito na yung pagpapagawa dito ng road widening, kabayan, dito sa Manila. Pero marami pa daw, ha? Meron pa daw kasunod dito na i-demolish na malapit lang din dito. Dito yan sa may Sampaloc, Manila. Poso. Oh, ito. Ano yung gumagamit dito, sir? Alas karamihan dito, gumagamit sila ng poso dito. Saka ito pala, adobe ang tawag niya. Adobe ang tawag niya. Maroon. Adobe ang tawag niya. Adobe. Ngayon, hindi kaya ng kamit. After concert, kinukuha mo na itong mga debris dito. Itong mga debris, sir, yung mga pasag. Mga kinukuha yan. Tapos, reloading yung truck. Ano ngayon, sinasakay na sa truck yung mga pasag na debris dito. Malawak na, oh. Ibig sabihin, matagal na palang requesto na gagawing road widening. Kaya may pondo. Sa Palawan, matagal pa. Kasi more than 30 years yata yung mga nakatira dito. More pa kasi 30, 40 years. Kasi yung mga nakatira dito halos mga kamag-anak na. Sila yung tumutuloy dito. Malaking ginawa din pagka nagkaroon ng road widening. Simula doon sa may puno, nandito. Malawak, sir, kasi mga 2 lanes, diba? Pwede yung daanan ng mga sasakyan to, kaliwat kanan yan. So kung may kita nyo sa aerial view dito, may mga ibang lugar pa dito na kailangan ng road widening. Ito naman siya, malapit sa NLEX SX Connector Project. At dito sa kabilang side. Yung tinatanong eh kung ano din status ito, kaya binalikan natin. Siguro mga ilang araw lang nung pinuntahan natin dito. At ngayon, kinokollect na yung mga debris dito. Ayan. Ang labas niya dito malapit sa Mindanao Avenue. Dito yung tagusan. O, di ba? Simula dun sa may Mindoro. O, di ba ang lawak ko? Sir, hanggang dito. Tapos yung daanan lang pala dito lang. Dito lang. Maliit lang pala yung daanan. Iskinita lang. Sobrang sikip talaga pag pumasok dito. Pag isang tao lang talaga. Dito ka lang dadaan, no? Sobrang narrow pala ng daanan dito pag papasok sila. Laki. Tira mo ibang bahay ito, gawa sa tiles na. Oh. Ibig sabihin, habang tumatagal yung mga nakatira dito, pinapalitan nila ng concrete. Kasi ayon sa natanong ko, ang mga itsura ng bahay talaga dito dati, kwan lang, puro kahoy lang. So, habang tumatagal, yung baba, ginagawa ng concrete. Yan, katulad nito, sementado, may mga tiles sa dito. Tapos yung iba, sa taas naman, nilalagyan na lang nila ng kahoy yung mga extended na bahay. Ano yung ginagawa niya?
Pag nagawa na yung road widening doon, dito ang pwedeng labasan ng mga sasakyan. Bali, dalawang way ito, left and right. Itong pa-right naman, papunta na to sa NLEX-STX Connector dyan sa Aurora Boulevard. At patuloy rin pagpapagawa ng project na to hanggang dun sa may Santa Mesa at magkoconnect ito sa Skyway Stage 3. Meron pa daw mga ilang bahay dito ang magkakaroon ng demolition at saka road widening. Dito lang sa Sampaloc, Manila. Ito yung mga bahay na na-demolish dito. Itong kaliwat kanan niya, mga residential na daw to, ito yung mga meron mga titled. Bali, yung mga na-demolish dito sa gitna, ito yung mga informal settlers. At makikita mo yung lawak kayo noon, nabuksan na yung daanan para gagawing kalsada.